Itong short story ay ipinadala sa akin ni Charlie. At sa nais pong magpadala, mag-message lang kayo sa aking Facebook page at paki-follow na lang po Glenters. Paki-like and share na lang sa gusto. Shoutout sa inyo mga idol. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Ako nga pala si Glenters at shoutout sa inyong lahat at paki-like na lang po ang video. God bless you all. Short true story. Title, realidad. Genre, drama. Author, Charlie. Magandang araw sa iyo idol at sana pansinin mo itong short story ko. At lubos akong nagpasalamat na andyan ka na naisipan mo itong content na ito para lang maipalabas din ang hinanakit sa aking puso na kahit matanggalon din ang bigat na dinadala nito at sama ng loob bilang isang tunay na kaibigan at aral na rin ito sa magkakaibigan. Tawagin mo lang akong Charlie, idol, at shoutout sa iyong tagapakinig. Nagsisimula ang lahat noong nakapasok na ako ng trabaho sa Manila, kaka-graduate ko lang sa aking course na kinuha sa college. Dahil ako ang tipo ng taong pala kaibigan, kaya mabilis akong nagkaroon ng mga kaibigan at kakilala sa aking pinapasukang trabaho. At may kaisa-isa akong katrabaho na naging close ko dahil same lang kami ng nirentahan na bahay at sabay kami sa pag-uwi. Itago na lang natin sa pangalang Darwin Idol. Unang-una mabait siya sakin, lahat siguro ng aming problema ay na-share na namin para na kaming magkakapatid ni Darwin pati sa pagkain o sa lahat ng kailigan, same din kami. Nagbago lang ito simula noong kahit siya sinisiraan niya ako. Pero di ko lubos akalain na kahit siya mismo ay gagawa sa akin ng ganon. Unang-una hindi naman sa ipinagyayabang na kahit pag namamablema ito sa pera hinding-hindi naman ako nagdadamot sa kanya. Kasi sa aming anim na magkakapatid ay ako ang pinakabunso, at ang aking mga kapatid ay may magandang mga trabaho, at may kaya naman ang aking mga magulang at lahat ng sahod ko ay sa akin lang lahat. Kasi itong si Darwin ay panganay sa kanila at siya na yung tipong breadwinner, dahil siya lang inaasahan ng kanilang pamilya, parati na lang itong kinakapos sa pera. Kahit kakasahod lang namin wala na itong makain dahil lahat ng kanyang sahod ay naipadala na sa kanyang pamilya. At ako naman na maawain, sinabi ko na lang sa kanya na doon ka na lang titira sa aking inuupahan na bahay para hindi ka na magbabayad sa renta at makatipid ka. Umaabot ng maraming araw at buwan, okay lang naman ang aming paninirahan, wala namang problema at lahat ng bayarin ako na ang nagbabayad, hindi naman ako kasing yaman na kaya ko siyang buhayin dahil umabot din sa puntong ako naman ang may problema sa aking pamilya. Sa di inaasahan nagka-problema din ang aking mga magulang sa aming negosyo sa probinsya, at nangangailangan sila ng kunting tulong, at ako naman ang nanghingi sa kanya ng tulong. Sinabihan ko pa siya ng bro, pwede bang manghiram ng kunting pera, kailangan lang kasi, babayaran lang kita sa katapusan. Dahil lumaki na ang aming sahod, at sabay kaming na-promote sa aming trabaho. Dahil parati na lang ito magta-travel, at dalawa na silang nagnagtutulungan sa kanyang pamilya dahil may magandang trabaho na din ang kanyang kapatid, may negosyo na din ang kanyang mga magulang. Pero bigla na lang itong nagalit ng walang dahilan, bigla na lang itong umalis sa bahay at nagkalat pa ng chismis sa aming tina-trabahoan na ako ay masamang tao na kahit siya ay kinakaawa ko. Lahat ng paninirang puri ay ginagawa niya, unang-una wala naman akong nagawang masama sa kanya, umabot sa puntong tinanggal ako sa aking trabaho nang dahil sa kanyang pagkakalat ng mga fake news. In realidad, piliin mo ang totoong kaibigan. Dahil pag kinakaibigan ka lang dahil may kailangan siya sa iyo pero pag ikaw naman ang mangailangan, ikaw pa yung ginagawang masama. That's all idol at sa ngayon naging okay na ang aking mga magulang at bumalik na sa normal ang aking pamumuhay. Di naman lahat ng kaibigan ko ay ganyan kasama ang ugali. Yung iba nga ay nagtotulungan pa sila para lang na maging okay na ang aking mga magulang sa probinsya. Dahil lahat ng aking mga kapatid ay nasa malayo na nakatira at may kanya-kanya na silang pamilya, at sana naging aral ito sa lahat ng naging kaibigan na hindi naman sa lahat na ikaw lang ang may problema kundi ang kaibigan mo rin mismo, at suportaan mo na lang siya at damayan mo na lang siya, at huwag na huwag kang maninira ng kapwa mong kaibigan kung wala kang tulong maibigay sa iyo, dahil makakaintindi naman sila sa iyo, tawagin mo na lang ako sa pangalang Charlie. Shoutout sa iyo Charlie, lubos akong nagpapasalamat dahil na-share mo pa ang iyong storya sa buhay sa aking YouTube channel, okay lang yan idol. Hindi lang naman ikaw ang nakaranas ng ganyan, mabuti ka pa dahil may mga kaibigan ka pa ang handang sumuporta sa iyo, at nandyan din ang iyong mga pamilya. Sabi nga sa isang karakter sa Naruto, parang mabuhay kailangan makikisama ka sa taong nakakaintindi at may pananaw katulad sa iyo. Iyon ang pananaw namin sa realidad. Pero minsan naguguluhan ako sa ibig sabihin sa pakikisama at pagkakaintindihan, kaya minsan ilusyon lang ang realidad.
Mag-iingat ka palagi, Idol. God bless you all. Sa gustong magbahagi ng inyong storya sa buhay, mga idol, e-message ninyo na lang ako sa aking Facebook page. At gawan natin ang paraan, kung nagustuhan mo itong kwento, please like, share at subscribe na din para marami tayong kwentong ma-share. Thank you so much, mga idol. Peace out. Bye-bye.